ka muli sa Mitch's Kusina. Ngayong araw, magluluto naman tayo ng all-dress pizza. May nag-request sa akin nito eh, si Mom G Channel. Ito na po, gagawin na natin yung pizza. So, all-dress pizza yung gagawin natin ngayon. So, dito sa ating flour, maglalagay tayo ng ating sugar. Salt. Instant yeast. Tsaka dahil gagawa tayo ng pizza, maglalagay ako ng dried oregano. Pero kung wala kayong dried oregano, okay lang. Optional. Tapos, haluin natin. So, at this point, guys, lalagay na natin yung ating warm water. Warm water lang yung gamit ko kasi hindi naman tayo gagawa ng tinapay. Pizza ang gagawin natin. So, marami tayong ilalagay na mga toppings mamaya. So, magkakaroon na rin ng lasa. Tsaka, vegetable oil. So, i-mix natin. Gagamit ako ng kamay ko at this point. Guys, ililipat ko lang siya sa countertop. Malinis na itong countertop ko, nilinis ko. Tapos, imasa natin. So guys, please don't forget to subscribe my channel. Tsaka makikita nyo lahat ng mga ingredients, tsaka measurement ng ating all-dress pizza sa description below. Nakakatulong din guys yung paghampas ng dough sa countertop. Nakakatulong yun sa pagganda ng pag-rise ng ating dough. So okay na to guys. Dito sa bowl na pinanggalingan ng ating dough kanina, maglagay lang ako ng oil. Ayan. So, takpan natin. Tapos, i-rest natin for 1 hour sa warm place. So, hello guys. Habang naka-rest yung ating pizza dough. Dito naman tayo sa ating sauce. So, nagpainit na ako ng sauce pan natin. Maglagay lang ako ng cooking oil. Tapos, gagamit ako ng garlic. Ngayon naman, lalagay natin yung ating onion. At this point, guys, maglalagay tayo ng asin. Ground black pepper. Maglalagay ako ng bay leaf dahil wala akong makita ng basil kanina nung nagpunta ako ng palengke. Mas masarap sana kung may basil tayo sa ating tomato sauce, sa ating pizza, kaso wala akong makita. Kaya bay leaf na lang gagamitin natin. Ayan. So dahil nagkaramelize na yung ating onion, ilalagay naman natin yung ating tomato sauce. Saka maglalagay tayo ng allspice. Kung wala kayo niyan, okay lang din guys. So hayaan na muna natin na kumulo yung ating tomato sauce. Saka i-low heat lang natin. So, ayan guys, luto na yung ating sauce. Okay na to. I-cool down na lang natin para ready na ilagay mamaya sa taas ng ating pizza. Kung gusto nyo medyo matamis yung inyong sauce, guys, pwede kayong maglagay ng asukal. Kahit anong asukal, kung gusto nyo medyo manamis-namis, kung mga bata yung kakain, ganon. Pero para sa akin, okay na siya. So, hindi na ako naglagay ng asukal.
Hello guys, after 1 hour, nag-rise na yung ating pizza dough. Ayan oh, yan, nag-double na siya in size. So, ang gagawin natin, punch lang natin para lumabas yung hangin. Yan. Tapos, idiretso na natin siya sa ating pizza plate. Tapos niyan, poke natin ng tinidor, guys, para mag-circulate lang yung hangin sa ating pizza. Tapos, ito na yung sauce na nagawa natin kanina. So, ilalagay na natin siya sa taas. Guys, lutong bahay lang ang ginagawa natin. Hindi tayo professional baker. Hindi tayo professional cook. So, sa toppings naman, guys, gagamit tayo ng cheese. Gagamit ako ng mushroom. Gagamit ako ng red onion. Sinlice ko siya into rings. Gagamit ako ng salami. Gagamit ako ng green pepper. Sinlice ko rin siya into rings. Gagamit din tayo ng kalamata olives. Pero kung wala kayong kalamata olives, okay din yun. Optional. Kung wala din kayong salami, okay rin. Tsaka, gagawa kasi ako ng salad mamaya. So, kumuha ako ng kunting mga green leafy vegetables doon sa aking pang-salad mamaya. So, mayroon akong spinach dito, tsaka baby kale. So, sisimula natin yung paglagay ng ating cheese sa taas ng ating pizza. Maraming cheese. Yung gamit ko palang cheese ay marble mozzarella. Maraming cheese, mas masarap. Kaya, damihan natin. Ma'am G Channel, ito na yung request mo na gagawa ako ng pizza. Actually, nakagawa na ako ng pizza noon, pero ano yun eh. Salami pizza. Ito naman, all dressed pizza. Tsaka, iniba ko yung paggawa ko ng dough sa pizza na to. Tapos, lagay na natin yung ating salami. Masarap yung tayo yung gumagawa. Yan. Tapos, lalagay ko naman yung mushroom. How I wish nasa Pilipinas ako para magawan ko ng pizza yung mga kapatid, nanay at tatay ko. Tapos, lalagay naman natin yung ating red onion. Tapos, ilalagay natin yung ating green leafy vegetables. Yan. Tapos, lagay na natin yung ating green pepper. Ganda! Mapaparami na naman ang kain natin. Tsaka yung ating kalamata olives. Ready to bake na. At naka preheated na yung aking oven into 375 Fahrenheit. So, bibake na natin, guys. See you soon! So, hello, guys. After 20 minutes, luto na yung ating all-dressed pizza. Yan, tingnan nyo naman. Ang ganda. So, isa-slice natin para ma-transfer natin sa ating plate. Kakain na tayo ng dinner. Yan. So, salamat guys sa panonood. So, ulitin. Enjoy cooking!